D7 ang aming pagbabantay rin. Dumalaw na ang Lolo Erneng. Parang siya lang yung hinihintay ng inang. At ito na nga, D7. Ang inang magkakasama ang lahat ng magkakapatid at may doktora nagpaliwanag kung ano yung mga posibilidad na sitwasyon kung dadalhin sa ospital. At ito'y patulog na nga rin kami niyan. At malapit na yung hindi natin inaasahan na pagkakataon. At ayan niya, dumating na yung pagkakataon na nakita natin ang inang tila wala ng pulso at tininga. At kami nagsabi na ipatawag ni mga kapatid at halos hindi rin pala magkatulog nung gabi na yan. Kaya yun, isa-isa natin pinatawag sa mga kapatid natin, kay Jeffrey, kay Sherwin, para maabisuhan tungkol sa nangyari sa inang. Sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo na sila. Wala tayong magagawa dahil ang Panginoon na kumilos. Ayaw na din sa tayong pahirapan-pahirapan siya. Gabiak na ating gunita ang mga puno halaman. Bakit ka? Gusto ba natin yung mga bago eh? Yan talaga na yung mga siya. Bakit eh? Sabi na sa akin yung birthday ko eh. Oo nga. Kaya nga, hindi pa nga sabi mo pag-dedicure mo nga. Katao, may babalik ba ang kakaroon? Nakama. Ay, bisikin mo, sumukay ng makapwe. Oo. Mano na kayo? Oo, Tahanan ng ating tula, pangatak ngayon ay naglapo na. Sana hanapin pa. Lumilipas ang panahon, gabiak ng ating gunita. Sa paglilitas na na panahon ang pagkataon, may babalik ba ang kahapon? Yun na nga at nabalitaan na ng mga anak at ng mga apo ang nangyari. At ito ay naghahanap kami ng pwedeng mag-serve sa inang at nagbigay ng rekomendasyon sila in San John yun at Neil, at meron nga tayong napuntahan yan sa Suarez, sa Pulilan. Napaka ganda ng service nila at napaka husay, napaka bait kausap ng may-ari at talagang hindi kami nagkaroon ng problema sa transaction sa nila. At ayan na, dumating na rin ng Kuya Robert at ito yung nagpapaalam na kami lahat dahil kukuni na ang inang ng service para ma-prepare para sa burol na ilalagak namin sa Rafaela. At ayan niya, dinala na ang inang at nagbuhat na si Insan One
kasi nga medyo makitid yung lugar na yan at saka medyo madilim. Nakakuha ko ng mga siguro mga 3 a.m. o 4 a.m. na dahil nga nag-canvas. Nag-ikot-ikot pa kami. Dapat magka-canvas kami pero nagkasundo na si Tito Arnold at saka ang mami na doon na kumuha ng service sa Suarez dahil nga ang ganda ng servisyo, ang ganda ng offer at mabait yung may-ari. Napaka lahat ng hilingin namin binibigay nila, walang extra charge. Lahat ng kailangan, kahit maliit na bagay, dinadala nila na walang pagrereklamo at yun niya, walang extra charge. Kaya napaka the best ng Suarez. Sana pagpalain pa po kayo ni Lord at yung hanap buhay niyo na yan malaking tulong sa mga kapwa natin tao na hindi ganun kalaki ang budget. At ito na nga, sasakay na ang inang sa L3 para dalhin sa service center nila, ano tawag doon. Kami magpe-prepare na rin ng mga gagamitin sa bahay, sa rapela. At siyempre usap-usap pa yung mga magkakapatid. Tumambay muna kami ng konti dyan sa tinitira ni Nang at saka niya, nabibigay ng konting mga instructions sila Tito Arnold. At ito, sasara na namin yung pinto ng Inang. Ang Inang talagang hindi pwede niyang hindi isarin. Araw-araw tumatayo siya kahit malabo mata para maisara lang yung pinto niya. At ito, nandito na kami sa Rapela at dumating na rin yung service para magitayo ang tent. At niya, kinukuha niya mga pangalan na dapat ilalagay dun sa nicho o sa tarp. Saka yan nga, nasa bahay namin, nalinis na rin namin yung paglalagyan ng Inang. At mamaya-maya konti darating na rin ang Inang dyan.